Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Pastor Leo. At welcome po sa Sunday morning service ng Life Builders Community at Overcomers for Christ Church. Nais ko po kayong anyayahan. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Psalm 28 mula verse 6 hanggang verse 9. So, umaga pong ito, basahin po natin ang salita ng Panginoon mula po sa Psalm 28, verse 6 hanggang verse 9. Praise be to the Lord, for He has heard me, my cry for mercy. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him and I am helped. My heart leaps for joy, and I will give thanks to Him in song. The Lord is the strength of His people, a fortress of salvation for His anointed one. Save your people and bless your inheritance. Be their shepherd and carry them forever. Blessed be the reading of His word. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong batiin ang lahat ng Happy Father's Day. No, tayo po dito sa Pilipinas, we are a family-oriented nation. Kaya ang batian po dito ng Happy Father's Day ay katumbas po ng Pasko at bagong taon sa ibang panahon sa ating celebrations, ano? Sa ibang bansa po hindi po ganoon eh. Hindi po gaano nagbabatian ng Happy Father's Day. Pero dito po sa Pilipinas, para pong Pasko. O para pong birthday ninyo, kaya huwag po kayo magtataka sa maghapon na ito ay tumanggap po kayo ng 50 o 100 na greeting, ganyan. No, dahil po sa pagbati po ng ating mga kapamilya at mahal sa buhay. Yan. So Happy Father's Day po. Happy Father's Day 2021 sa atin pong lahat. At sa araw po na ito, tayo po ay nagtipon upang makinig ng salita ng Panginoon at sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat po sa ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Let us pray. Lord, marami pong salamat sa umagang ito, sa inyo pong patuloy na patnubay at gabay sa aming lahat. Hinihiling po namin, Lord God, ang inyong pangunguna. Ang dalangin po namin, Lord God, ang inyong kalakasan na isubabawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito. Hayaan niyo po na maisang tabi po namin ang mga bagay po, Lord God, na maaring humadlang sa aming pakikinig o pag-unawa ng iyong salita, Lord God, na maaring humadlang, Panginoon, sa aming pananambahan sa iyo. Hayaan mo, Lord God, na sa oras na ito, Panginoon, ay ituon namin ang aming sarili sa iyo, Panginoon, na ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang dalangin po namin, Lord God, ihanda mo po ang aming mga puso at isipan, Lord God. At kayo po, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin, Lord God. Samahan niyo po kami sa aming pong pag-aawitan at hayaan niyo po, Panginoon, na dumaloy ang iyong biyaya at kalakasan sa bawat isa. Sa umagang ito, inaalala po namin sa panalangin ang mga tao, Lord God, na dumadaan po sa karamdaman. Ang dalangin po namin, Lord God, ang inyong pagbangon sa kanila, Panginoon, sa mga nakalubog, Lord God, sa mga problema. Lord, iahon niyo po sila sa oras na ito at bigyan po sila, Panginoon, ng katatagan, Lord God, ng kalooban at katatagan, Panginoon, ng puso, Lord God, sa pagharap, Panginoon, sa mga hamon sa buhay, O Diyos. At dinadalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang mga pagtitipon sa mga simbahan, Lord God, sa malapit at sa malayo, lalo na po, Panginoon, sa mga dako ng kabundukan at sa mga tribo, Panginoon. Naalala po namin, Lord God, ang pananambahan nila maging doon sa mga lugar kung saan hindi po madali, Lord God, maging mananampalataya. Dalangin po namin ang patuloy na pahid ng Espiritu Santo, Panginoon. Ang kapuspusan ni Espiritu Santo, Panginoon, ay sumabawat isa sa kanila, Panginoon. Gabayan niyo po sila ngayong umaga, Lord God. Lord, sa aming pong pagdulog sa iyo sa umagang ito, ihanda niyo po kami, linisin niyo po kami, Panginoon. Lord God, sa aming paglapit sa inyo, Panginoon, ihanda niyo po ang aming mga buhay upang kami po ay makapaglingkod, Lord God, at makapagbigay ng aming pong pananambahan sa iyo, Panginoon, na karapat-dapat. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo po ay mag-proceed sa atin pong pakikinig ng salita ng Panginoon. So let us pray. Lord, marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon, na kami po ay binigyan ninyo ng kalayaan na magturo at makinig, Panginoon, ng iyong salita. Dalangin ko po, O Diyos, ay patuloy, Panginoon, na kayo po ang mangusap at manguna sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So magandang umaga po sa ating lahat. At ngayong araw po, tayo po ay mag-aaral ng paksa po patungkol po sa renewed strength in the Lord. This morning po, let's prepare our hearts as we hear the message called Renewed Strength in the Lord. Ang text po natin will come from Isaiah 40 verse 30 to verse 31. Babasahin ko po from the New King James Version, but we're going to study from the NIV. Sabi po rito, even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah 40, verse 30 to verse 31. Ngayong umaga po, pag-aralan nga po natin yung renewing our strength, no? Renewing our strength. Wala po sa atin dito ang hindi po nakatikim ng panghina. Wala po sa atin ang hindi po nakatikim ng panlalamig. Hindi po kailanman nagkaroon ng mananampalataya na hindi nakaramdam ng pagod. Hindi nakaramdam ng, sabihin na po natin, ng kabigatan ng kalooban. No? Tayo po, pag tayo po ay nagtatapat sa Panginoon, tayo po ay humaharap sa mga imperfect na tao katulad natin. Kung kaya't meron po tayo mga karanasan na hindi po natin nais o hindi po natin inaasahan. Marahil po ay may mga bagay po tayo na naranasan, narinig, or nakita. Or minsan po ginawa po sa atin na hindi po natin kailanman inasahan. At minsan po yung mga ganito pong pangyayari ay nag-iiwan po sa atin ng isang malalim na pananamlay. No, nanlalambot po tayo, nawawalan po tayo ng gana. No? Tayo po ay nakakaranas po ng tinatawag na discouragement or frustration. Yung iba po nagiging anger, yung iba po nagiging bitterness. At yung iba po naman nararanasan po nila abandonment. Iniiwan po nila yung pinapagawa ng Panginoon. Dahil nga po sa mga experiences na ganito. Nevertheless, alam niyo po ba na sa salita ng Panginoon, it teaches us that we can be renewed, no? We can be renewed. Pwede pong ibalik, no? Pwede pong ma-replenish, pwede pong muling lumakas, muling tumibay, muling umayos, muling gumaling ang mga sugat. We can be renewed, no, in the Lord. At sa umaga pong ito, we're going to talk about renewed strength in the Lord. At dito po sa verse na ating binasa, even the youth shall faint and be weary. Sa NIV, even the youth grow tired and weary, and young men shall utterly fall, or young men stumble and fall. Dito po nagbibigay po ng halimbawa na yung expectation mo na kapag bata, no? Kapag masyado pang mga bata, di ba? Parang full of energy. Yan ang ating kadalasan na sinasabi. Pero sabi po ng salita ng Panginoon, even the youths grow tired and weary. May panahon po na tinatamad po yan. May panahon po na nananamlay po yan. And young men na mas matured pa sa youth, stumble and fall. Nung ako po ay bahagi pa ng Assemblies of God, 4 na taon po ako naging district youth director.
At ang hawak po namin nung panahon na yon, iba na po ngayon, no? Pero nung panahon po namin sa distrito, ang hawak po namin ay 225 churches. Sabihin na lang po natin may 20 kabataan sa isang simbahan. So yung 225 churches, mga 5,000 young people more or less po yun. At ang mapapansin nyo po sa ministry po sa kabataan, nandun po karamihan yung mga challenges. Nandun po yung ano yung mga problema po na kailangan po ng extra challenge, ika nga, no? Kasi po yung mga young people, they stumble and fall. Sasabihin, bumagsak yan, no? Nadapa na naman, sumayad na naman, nasugatan na naman, pumalpak na naman. Young man, ano? Young woman, ano? Bakit? Kasi kung yung youth po grow tired and weary, no? Sila po tatamad-tamad, no? Papagod-pagod, no? Minsan po ay ano, nananamlay, walang gana, yung mga youth, yung young men, mas matindi sila, they stumble and fall. Kasi po yung mga young men, naalala niyo yung mga panahon na yan, yung mga lampas ka na ng teen years mo, yung mga youth and young adults o young professionals, yan po yung kadalasan na discovery stage. Yung where people just want to explore. At kapag dyan po sila nasugatan, they stumble. They fall. Sa mga hindi po nakakaalam ng statistics, dito po sa Pilipinas, ay 80% po ng bansa natin ay 35 years old below. Ngayon, for siguro 40 years old below na kasi 5 years ago yun eh. No? Sige mo, 85%. Magsakay mo ng jeep, 8 doon, mas bata ng 40 years old. So nasa 35, mga ganong range. No? Yung mga, so we are basically a nation of na hindi masyadong matatanda, hindi katulad sa ibang bansa. Pag sakay mo sa kahit saan, bus, train, sa kalsada, sa mall, sa community, ang mapapansin mo, puro matatanda. Halimbawa sa Japan. Sa mga bansa po na pinuntahan ko, ang haba ng buhay, sa Norway, 95 ang lifespan. Yung 75 years old, nasiskiing pa. Yung mga lola, nagbo-boating pa. Makakasalubong mo ang dala yung oar, yung pang sagwan. Yung pala mag-group boating. Wow, kakaiba, nakaka-impress, nakakatuwa, no? Pero ang mga Pilipino po, marami po sa atin mga kabataan. Kaya po sa panahon na 'yan, kapag maraming youth and young adults, marami ring kwento ng stumble and fall. Nandiyan yung magmula discovery stage hanggang sa dare me stage. Laging ganon. So dito po sabi, even the young men utterly fall or stumble and fall. Pero, but those who wait on the Lord shall renew their strength. Pero meron pong mga tao na pagkatapos po maranasan ito, no? Ang susunod po nilang ginagawa ay mag-wait sa Panginoon. Gusto ko po sabihin, all man fall short of the glory of God. No? Wala naman po sa ating mas matuwid kaysa sa kapatid natin. Lahat naman tayo nagkukulang, nagkakamali. At kaya hindi na pala applicable yung condemnation kapag mananampalataya ka. Kasi yung paraan ng pag-restore sa iyo, pareho lang ng paraan ng pag-restore sa kanya. Yung paraan ng pagpapatawad sa iyo, pareho lang ng pagpapatawad ng Diyos sa kanya. Iisa lang naman yung paraan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Marahil magkaiba kayo ng consequence. Pero pareho kayong binigyan ng Panginoon ng grace, pareho kayong binigyan ng Lord ng mercy, pareho kayong pinagkalooban ng Panginoon ng compassion, pareho kayong tatanggap ng power ng Panginoon para muli kang makatindig, makapanumbalik.
wala pong favoritism sa Panginoon. Kaya this morning po, pag-usapan po natin yung renewed strength in the Lord at mag-dwell po tayo dito sa Isaiah chapter 40. No? Ang outline po natin today will be divided into three parts. Number one, source. Derive his strength. Pag-uusapan po natin saan nagmumula at paano tanggapin ang kanyang lakas. Pangalawa, the secret. Desire his strength. Ano po ba ang dapat po natin gawin upang mapasa atin ang lakas ng Diyos? At pangatlo po, spear. Display his strength. Paano po ba natin malalaman na ang isang tao ay nakikitaan po ng kalakasan na nagmumula sa Diyos? So ngayong umaga po, pag-uusapan po natin number one, source, derive his strength. Number two, secret, desire his strength. At pangatlo po, spears, display his strength. Simulan po natin. Number one, source, derive his strength. Sabi po rito, God is our source of strength. Ang Diyos po ang pinagmumulan ng ating kalakasan. Sabi po ng verse 28 sa atin pong binasang text, sa Isaiah 40, ito po ang sinabi ng verse 28. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. So dito po, para po bang nagtatanong, ano po? Do you not know? Have you not heard? Makikita po natin dito po sa verse 28 na pag binasa po natin ng Isaiah 40, ito po ay isang paalala. Or isa po itong direksyon kung saan kailangan po manumbalik po tayo sa pagkakilala natin sa ating Panginoon. Tuloy po natin. No? How well do you know God? No, pinag-usapan po natin yung tinatawag po na derive his strength, the source, no? Paano po ba natin matatanggap, no, yung lakas na yan na mula sa Panginoon? Well, ang una kong tanong sa iyo ay ganito. How well do you know God? Kung gusto mo ng lakas na nagmumula sa Panginoon, ang tanong ko sa iyo, gaano mo kakilala ang Diyos na pinagmumula ng lakas na yon? Alam niyo po, dito po sa Isaiah 40, may mga series po ng mga tanong. At minabuti ko po na basahin para po pagkunan natin ng kaalaman kung gaano po natin kakilala ang Diyos. Hayaan po natin yung Isaiah 40 magpakilala sa Diyos, sa atin na mga nagbabasa nito. Simulan po muna natin dito. Do you not know? Have you not heard? Has it not been told you from the beginning? Mula pa sa simula, hindi ba sinabi sa'yo? Have you not understood since the earth was founded? Hindi mo ba alam magmula pa nung sinimulan, no, ang mundo? In other words, bago pa nilikha ang anumang bagay, alam mo ba tong mga bagay na ito? Basahin ko po yung verse 18. Dahil binanggit rin po ito, pakinggan po ninyo. Ito po ay related dun sa pangalawang tanong, pero mas related po yung sagot sa unang tanong. Sabi po rito, to whom will you compare God? What image will you compare Him to? Kanino mo siya ikukumpara? At dito po, pinag-usapan yung mga ginagawa ng tao na ginagawa niyang kahalili or kapalit or kaagaw ng Diyos. Basahin po natin. As for an idol, a craftsman cast it and a goldsmith overlays it with gold. Yung idol po daw, kukuha po daw ng craftsman, sabihin na po natin, mang-uukit. At pagkatapos po, babaluti naman po ng lantay ng mga metal sheets
na gawa sa ginto, and the goldsmith overlays it with gold and fashion silver chains for it. So pinagaganda po ito na gawa ng tao. A man too poor to present such an offering selects wood that will not rot. He looks for a skilled craftsman to set up an idol that will not topple. Dito po, sinasabi po dito na yung mga tao po na nagnanais po na makausap ang Diyos, yung iba po sa kanila, gumagawa ng Diyos ayon sa kanilang image. Tayo po, nilikha po tayo sa image ng Diyos. Pero marami pong mga tao, ang gusto po nila, yung Diyos na gawa sa image nila. Sila ang may gawa dun sa Diyos. Kaya po, naganap ng craftsman, naganap ng goldsmith, naganap ng silversmith, pinagsama-sama, kumuha ng skilled craftsman para mamili ng wood, at ito po ay sinigurado nilang hindi tutumba. Pero ang tanong po rito sa verse 18, to whom will you compare God? Kanino mo ihahalin tulad ang Diyos? What image will you compare Him to? Kukumpara mo ba siya, yung creator sa isang creation? No? Kaya sabi, God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Because how can you compare the creator to something created? Magkaiba yun. Magkalayo yun. At hindi yun magkapareho. No? Magandang ipaliwanag dito yung pag-unawa natin. Kasi lagi natin nababasa yung John 3:16, the only begotten son. Di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten son. Alam niyo po, para maintindihan natin yung nature, yung katangian, kailangan po maunawaan natin yung paggamit ng salitang begotten at created. Halimbawa po, a pig begets a piglet. A dog begets a puppy. No? A cat begets a kitten. Okay? May kita po natin, a man begets a baby, no, or a child. Yun po yung begotten. Pero iba po ito. Man creates a statue. Pag created, hindi siya pareho ng nature. Si Jesus po, the only begotten Son of God. Kaya po yung nature nung pinagmulan, at yung nature nung anak, sabi, I and the Father are one. One in what? One in nature. The only begotten Son. Dito po, makikita po natin, sabi po dito, sa mga tao po na maliit yung pag-unawa sa Diyos, they are trying to create a God in their image. But the question of Isaiah 40 is, to whom will you compare God? So mahalaga po sa atin ang maintindihan natin who God is. Ang pinag-uusapan po natin, kalakasan. Pero paano po natin matatanggap yung kalakasan na yon kung hindi po natin nakikilala ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan na yon? Sagutin nga po natin yung unang tanong dito po sa verse 21. Do you not know, have you not heard? Has it not been told you from the beginning? Have you not understood since the earth was founded? Question mark. Ito po ang sagot sa aklat ng Isaiah. He sits enthroned above the circle of the earth, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heavens like a canopy and spreads them out like a tent to live in. He brings princes to naught and reduces rulers of this world to nothing. No sooner are they planted, no sooner are they sown, no sooner do they take root in the ground, than he blows on them and they wither, and a whirlwind sweeps
them away like chaff. Ano po sagot sa number one dito po sa ating slide? Pinapakilala po who God is at pinapaliwanag po sa Isaiah, He is above all. Siya po ay nakaaangat sa lahat. He is above the earth. He is above the people. He is above the heavens. He is above people in power. Sabi po dito, He brings princes to naught. At sabi po, and reduces the rulers of this world to nothing. Kung loloobin ng Panginoon na ibaba o hayaan niyang mamatay ang isang leader, kayang-kaya ng Diyos. Sabi ng aklat ng Daniel, God puts up kings and puts them down. In other words, ang Diyos po ang may control higit kaysa sa mga rulers na yan. Sabi nga niya, gito, no sooner are they planted, tinanim sila doon, but no sooner are they sown, pwede silang tanggalin doon. No sooner do they take root in the ground, sige, nilagay sila doon as leaders, at para bang nag-uugat na, but, and then He blows on them and they wither, inihipan niya, biglang malalanta kahit nakatanim na, and then a whirlwind sweeps them away like chaff. Alam niyo po yung chaff, yung ipa? Pag inihipan po yung ipa, wala naman po laban yung ipa, laban sa hangin. So ito po mga taong ito, ang iniisip nila, yung mga powers that exist. No? Ito po yung ine-explain, yung mga powers that exist. Along with that, pinag-uusapan din nila yung earth, at saka yung mga tao, at saka yung heavens. Sinasabi po ng Isaiah 40, verse 21 and the following, na ang Diyos ay angat or higit sa mga ito. No? Kaya po dito, knowing who God is. Kaya po yung kamangmangan po ng ating binasa sa verse 18 to verse 20 na gumagawa ng idol ay hindi po nauunawaan dahil ang Diyos po ay higit pa po sa kahit na anong kayang gawin ng tao or kahit na anong galing sa mundong ito. Ang Diyos po ay above the earth, above the heavens, again, above the nations, above the rulers, above the people. Ganun po ka dakila ang Diyos. Ganun po ka makapangyarihan ang Diyos. Pangalawang tanong na pwede po nating basahin bago po tayo pumunta dun sa huling part. Huling part lang po yung eagle eh. Ito po yung pangalawang tanong sa verse 25 to 26. To whom will you compare me? Who is my equal? Says the Holy One. Lift up your eyes and look to the heavens. Who created all these? Dito po, mababasa po natin na again, nagtatanong ang Diyos, kanino niyo ako ikukumpara? No? Sino ang katapat ko? Sabi ng Diyos na banal. No? Tumingin kayo, tumingala kayo, tingnan ninyo ang kalangitan. Sino ang may likha ng mga ito? At sinabi po niya, sinagot po rito sa Isaiah 40, He who brings out the starry host one by one and calls each by name because of His great power and mighty strength, not one of them is missing. Alam po natin yung mga stars na nakikita natin sa langit, dalawa lang yan eh. It's either it's another sun or it's a planet. It's a heavenly body. Perhaps mga bagay po, mga gases sa langit, no? Outer space. Pero sabi po ng Panginoon, alam niyo ba kung sino may gawa ng bawat isa sa mga yan? At alam niyo ba na may pangalan ng Diyos sa bawat isa sa mga yan? At alam niyo ba na hindi sila nagbabanggaan? No? Hindi sila na, sabi rito, because of His great power and mighty strength, not one of them is missing. Lahat po na nangyayari sa mga starry host na yan, ay hawak po ng Panginoon. He brings out the starry host one by one and calls them by name. So sinasabi po ng Panginoon ito, no?
knowing things that only God can do. Alam mo ba na may mga bagay Diyos lang ang may kayang gumawa? Kasi ngayong umaga, pinag-uusapan natin, no? Una sa lahat, itong kanyang strength. No? Yung source. Inaalam po natin, ngayong umaga, ito pong source ng strength na ito ay ang Diyos. At ito pong Diyos na ating pagkukunan ng lakas, gusto ko pong ipaalala, may mga bagay, siya lang ang may kayang gumawa. Pangatlong tanong, no? Nasa verse 27 and 28. Why do you complain, O Jacob? Pag sinabing O Jacob, yung bansang Israel ang tinutukoy. Why do you complain, O Jacob? Why complain, O Israel? My way is hidden from the Lord. My cause is disregarded by my God. Ang reklamo niya ganito, na para bang ang Panginoon, no, hindi niya alam yung mga nangyayari at yung kanyang layunin, para bang binabaliwala ng Diyos. Sabi niya, do you not know? Have you not heard? No? Ito po ay isang sagot. Yung sa last question po, do you not know? Have you not heard? Bahagi na po ito ng sagot. Tuloy po natin. The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Dito po pinapakilala po kung sino ang Diyos. Knowing the plan of God. Alam niyo po ba, sabi rito, ang Diyos everlasting. No? Everlasting. Walang hanggan. So magmula sa eternity past, saka lang kinreate yung world, pero God existed in eternity past. Tapos sa eternity future, pag natapos na ang mundong ito, magpapatuloy pa rin ang existence ng Diyos from eternity to eternity. God is everlasting. Pinapaliwanag po na ang Panginoon, He is the creator of the ends of the earth. Ikaw ba, tinawag ka ba ng Lord? Narinig mo na ba yung ends of the earth? Lo, I will be with you even to the ends of the earth. Kaya kung itatanong mo, Panginoon, abot mo ba ako? Sumunod ako sa iyo to the ends of the earth? Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang kamay ng Diyos hindi maigsi. Alam ng Panginoon, diyan kanya dinala. At siya ang may likha ng ends of the earth. Tuloy po natin. Para maunawaan po natin itong plan of God. Ito pong plano ng Diyos. Ulitin ko po muna. Dito po, how well do you know God? Knowing who God is, understanding or knowing that there are things that only God can do. At pangatlo po, knowing the plan of God. Tuloy nga po natin. God reminds us who He is and refreshes our memory and reveals His attributes. Pinapaalala ng Isaiah 40, nang nais ng Panginoon, maalala natin siya, mabalikan natin yung pag-unawa natin sa Kanya, at malaman natin at maranasan natin yung Kanyang mga katangian. He is everlasting. He is the creator of the ends of the earth. No? Kaya sabi po rito ulit sa verse 21 to 24, do you not know? Have you not heard? Has it not been told to you from the beginning? Have you not understood since the earth was founded? Kung itutuloy po natin nung binasa natin kanina, ito po ay isang paalala na ang Diyos po ang may likha ng lahat ng bagay. Isa po pong katangian ng Diyos, He will not grow tired or weary. Ano kaya, no? Nanalangin ka. May hinihiling ka sa Panginoon. Tapos sabi ng Panginoon sa iyo, anak, break time ko. Or anak, a day off ko. No? O kaya, anak,
Wala ako sa mood. Anong klaseng Diyos yun? Napapagod. Nagpapahinga. Sinasabi po ng Bible, He will not grow tired and weary. Hindi po siya katulad ng tao na napapagod at nananamlay. Hindi po. God does not grow tired and weary. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Ganito, meron pa bang mas tatalino sa Diyos? Wala. Kaya ganito, kaya ba ng Panginoon unawain ang dahilan kung bakit sa oras na to humihingi ka sa Kanya ng lakas? Kung saan nagmumula ang iyong kahinaan, ang iyong karuwagan, ang iyong kalungkutan, ay yung nararamdaman mo na emptiness, yung parabang kulang, yung buhay mo, alam ba ng Diyos? Kung saan nagmumula yung iyong mga pangamba? Alam mo, His understanding no one can fathom. Sabi nga sa salita ng Panginoon, the wisdom of man is foolishness to God. Yung pinakamatalinong tao, level pa lang ng kamangmangan ng Diyos yun. Parang maganap ka ng pinakamatalinong tao, yung pa lang yung pinaka grassroots, ika nga yun yung pinaka basic. The wisdom of man is foolishness to God. Hindi pa nga umabot sa wisdom ng Diyos. Kaya dito po, ang tanong ko po sa inyo, gaano kalaki ang Diyos na inyong kakilala? Gaano kalaki ang Diyos na inyong sinasamba, sinusunod, kinakausap sa panalangin, at ipinagkakatiwala ang buhay mo sa Kanya? Gaano kalaki? Kapag ikaw bumabanggit ng mga bagay tungkol sa mga tao, sa mga pangyayari, sa mga problema, sa mga pagpapala, sa mga bansa, sa mga hindi inaasahang mga suliranin, sa palagay po ba ninyo ay nalilimitahan ng Diyos or kaya ng Panginoon ang lahat ng ito? Ano sabi ng salita ng Lord? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Malalim ang Diyos. Malalim ang Diyos. This week po, nagtuturo po ako tungkol sa mga prayer warriors, no? Sa ating pong daily discipleship. At sinabi ko po, if there's one thing that man cannot perceive, no? Or man cannot comprehend, it is we do not know how to know the motives of God. Meron tayong hangganan. Halimbawa, bakit ang nilikha ng Diyos, Adam and Eve, bakit hindi 10 agad? O 3 agad? 5 agad? Bakit 2 lang? Bakit 1 lang? Mula sa tadyang niya, yung pangalawa. Bakit hindi yung gumawa siya ng 5 para 5 tadyang o 10 agad? Bakit ganon? Hindi mo pwedeng alamin eh. Maliban na i-reveal ng Lord sa iyo, may limitasyon, may hangganan ng tao. Pero, yung alam na ni-reveal ng Diyos sa atin, sapat yun. Sa atin pong kalagayan. Sapat na po yung para sa ating pag-unawa. Kaya ganito po, God reminds us of who He is. And He refreshes our memory. Dinadagdagan po niya tayo ng kaalaman. Or binabalikan po niya yung ating basic na pag-unawa na marahil po naligtaan po natin kung sino siya, at ipinapakilala po niya yung kanyang mga kakayahan. He reveals His attributes. Kaya po tayo, nagkakaroon po tayo ng katatagan na yung source, no? Kung paano po natin matatanggap ang ating lakas. Kasi kilala po natin kung saan manggagaling, kung kanino manggagaling, at kung ano yung manggagaling sa Kanya. We derive His strength. Tuloy po natin.
Ang magandang halimbawa dyan na nakatikim ng ganyan, yung mga Israelita. Pag-usapan natin nung panahon po na sila po ay naglalakbay patungo po sa Promised Land. Israelite people's journey from Egypt to the Promised Land. No, a journey from suffering to blessing. What can we learn about God's strength sa kwentong ito? Sa kwento po ng mga Israelita, what can we learn about God's strength? Well, number one, God guided them. Sabi po ng Exodus 13 verse 31, by day the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light so that they could travel by day or night. No? Exodus 13 verse 21. Anong gustong mangyari ng Diyos? Na gumalaw. Na magpatuloy. Na humakbang ang mga Israelita patungo saan? Sa Promised Land. At ang nais po ng Panginoon ay magabayan po sila. Napakahirap po sa desert. Kahit po ang payong hindi sapat para hindi kayo masunburn kasi mainit ang hangin. Pero ang nilagay ng Panginoon sa harapan, cloud. Nakita nyo naman pag makulimlim, kahit mainit ang panahon, pag biglang kumulimlim, madilim. Maginhawa, hindi ka masusunog. Pero yung gabi, kapag nasa disyerto ka, napakadilim. Ang nilagay ng Lord, pillar of fire. Ano po ang binigay ng Panginoon sa mga Israelita? Well, ito po ay isang kakayahan na galing lamang sa Panginoon. Sino naman ang nakakita ka na ng ulap, di ba? Sige nga, mamayang gabi, nakita mo, naging apoy. Paano magiging apoy ang water vapor? Sige nga. Ipaliwanag mo sa akin, chemist ka ba? Scientist ka ba? Pwede bang yung water vapor maging apoy? Maliba na lang kung gagawan mo ng proseso. But on a natural state ng cloud na H2O in vapor, hindi yan liliyab. Eh yung ganito, yung apoy, gagawin mong water vapor. Paano mo gagawin yon? May mga kakayahan, Diyos lang may gawa. Diyos lang ang may kaya. At nilalagay po ng Panginoon itong mga kakayahan na to para makita natin lahat. Halimbawa po, itong pillar of cloud by day and pillar of fire by night. Ito po ay divine guidance ng Panginoon. Ito po ay paraan ng Panginoon upang hindi sila maligaw. At alam niyo po ba na ito rin po ay nagsilbing pag-iingat ng Diyos para sa kanila. Alam niyo, takot na takot yung ibang mga tao. Sabi mo, naglalakad yung mga tao, may dalang pillar of, may nasa unahan ng pillar of cloud saka pillar of fire. Hindi ka ba mangangamba kung babanatan mo yung mga taong yan? May mga sumusubok-subok. Pero yung pagmakita mo yun, teka lang. Kakaiba, no? Kasama nila ang Diyos. Ang Diyos po gumagabay. At dahil po sa gabay ng Panginoon, napapanatili po natin yung ating direksyon at naiingatan po natin ang isa't isa, kaya hindi nawawala ang ating lakas. We receive His strength. No? Hindi po nawawala ang ating lakas. Tuloy po natin. God changed the water from bitter to sweet. Napunta po sila sa isang lugar at napakadami pong mga tao, pero yung tubig po na napuntahan nila ay hindi po mainom, mapait. Sa Exodus 15:25, then Moses cried out to the Lord and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water and the water became fit to drink. Uhaw na lahat na naglalakad sa disyerto. At yung tubig po na available, undrinkable kasi may lasa, mapait. Pero wala na silang masasalubong na tubig. So tumawag siya sa Panginoon at nung hinagis niya yung kahoy katulad ng pinakita ng Diyos, naging katanggap-tanggap yung tubig. Lahat sila nakainom. Ano po yun? Well, ito po yung halimbawa ng counsel. Yung may mga pagkakataon po, para po magkaroon tayo ng lakas ng Diyos, binibigyan po tayo ng payo.
o ang Panginoon mismo ang nagbibigay sa atin ng direksyon, nagbibigay siya ng counsel. The Spirit of Counsel mula kay Holy Spirit sa New Testament. Ang tawag po kay Holy Spirit, Counselor eh. Kaya po, yung counsel po binibigay po sa atin at dito po may kita po natin dahil po sa sinabi ng Lord, kunin mo yung kahoy na yan, hagis mo sa tubig. Anong kinalaman ng isang kahoy? Para patamisin ang pait ng isang tubig mula rito hanggang doon sa pinakalikod na pwedeng inuman ng mga naglalakad ng mga Hudyo. Pero dahil tinuro ng Panginoon, nagkaroon ng tinatawag na divine intervention. At tandaan po ninyo ito, huwag po kayong maging sarado na pakialaman ng Diyos. Hayaan niyo po ang Panginoon. Gawin niya ang kanyang gustong gawin sa ating mga buhay, sa ating mga plano, sa ating mga tinatahak na landas, sa ating mga adhikain. Kung meron pong pakikialam ang Panginoon, pahintulutan mo. Dahil hindi ka kailanman ipapahamak ng Panginoon. Bahagi iyon ng kanyang pag-iingat. Isa pa po, God provided water from a rock. Ito, napaka-imposible na. No? Kanina, yung pillar of cloud, pillar of fire. At araw-araw nga pala nandun yun. Nanasanay ka na, bago ka matulog, may apoy, pagdilat mo, ulap na. Araw-araw yon. Ito, isa pa, yung tubig, yung mapait na tubig, yung mapait na inuman, naging matamis. Dahil sa isang pirasong kahoy. Eto, nauhauli yung mga tao. Sa pagkakataon na to, wala naman tubig sa paligid. At tumawag po si Moses sa Diyos. At sabi po rito, the Lord answered Moses, go in front of the people. Kasi galit na yung mga tao, babatuhin na sila eh. Take with you some of the elders of Israel and take in your hand the staff with which you struck the Nile. Naalala mo, pinalo mo yung Nile, naging dugo. And go, I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock. And water will come out of it for the people to drink. No? Pinalo po ni Moses yung batong iyon. At ang nangyari po, umagos po ang tubig na lahat sila ay nakainom. Ano po yun? Ano pong halimbawa yun? It is as an example of dryness to refreshing. Kapag tayo po ay tumanggap ng lakas mula sa Panginoon, yung mga bahagi po ng ating buhay na tayo po ay nanunuyot, tayo po ay natutuyuan, tayo po ay biglang sumisigla, tayo po ay biglang nadidiligan, tayo po ay biglang namumunga, nare-refresh po tayo. Pagtanggap ng strength ng Panginoon. Tuloy po natin. Pangalawa, the secret to desire His strength. Kapag ikaw nagpapatuloy sa Panginoon, sabi ko nga kanina, nandun yung realidad na tayo po napapagod. Pero, nandun yung realidad na tayong lahat na napapagod, pwede nating naisin, tanggapin ang lakas ng Diyos. There is strength in God's presence. Sabi ng Deuteronomy 31 verse 8, it is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not fail you or forsake you. Do not fear or be dismayed. No? Sinasabi po ganito, pagkasama po natin ang Panginoon, no? Hindi po siya nangiiwan. He will not fail you, He will not forsake you. He goes before you, He will be with you. Kaya huwag kang matakot. No? Huwag kang matakot. Huwag magbabago yung kalagayan mo. Do not be dismayed. Okay? Steady ka lang. No, kumampante ka. Umayos ka. Paano po ba natin ma-enjoy ang presence ng Panginoon? No? Ano po ba ang pinagkakaloob ng Diyos sa atin para po tayo po ay makapag-enjoy ng presensya ng Panginoon? Basahin nga po natin. Number one, dapat po pag nandiyan tayo sa presensya ng Panginoon, matuto po tayo nito.
na kapag nandiyan yung presence ng Panginoon, restfully. Yun po ang attitude natin. Dahil naranasan na natin yung presensya ng Panginoon, meron po tayong kapahingahan. No? We enjoy His communion or yung pakikipag-isa sa Diyos. Basahin po natin, Psalm 62 verse 1. Truly my soul finds rest in God. My salvation comes from Him. Hindi ka nababalisa. Hindi ka nangangamba. May Diyos na magtatanggol at maglalabas sa iyo sa iyong kalagayan. At ang Panginoon din ang nagbibigay sa iyo ng assurance na magiging maayos lahat. No? Truly my soul finds rest in God. Sabi ko nga yung rest. Di ba sabi, come to me all of you who are weary and heavy laden. For my yoke is easy and my burden is light and I will give you rest. Alam niyo po ba ang rest hindi nakukuha sa tulog o sa pagkain o sa mga kaibigan? Kahit sa pera. Sabi ko nga yung magpapakamatay. Pinapatulog. Pero pag gising, magpapakamatay uli. Kain ka man ng kain, ng kain, ng kain, na wala ba yung pagkabalisa mo o palatandaan niya na masyado kang balisa? Dati sabi mo, pag nagkaroon ka ng ganito, tatahimik buhay mo. Ngayon, meron ka na. Gusto mo pa ng higit. Ngayon, meron ka na. Gusto mo pa ng higit. Talaga ba nag-rest ka? O lalo ka naging anxious sa buhay? Malalaman po natin, truly my soul finds rest in God. Pag meron pong Diyos, pumanatag tayo. Restfully. Pangalawa, patiently. May timing ang Panginoon. No? Kaya sa Psalm 40, sa verse 1, sabi po rito, I waited patiently for the Lord, and He turned to me and heard my cry. Dito po, kapag tayo po ay nasa presensya ng Panginoon, we should remain in petition. Pag sinabing petition, meron kang hinihintay. Di ba pag nag-petition ka para sa iyon, pinipetition mo yung pamilya mo. Pinipetition mo yung asawa mo. Pinipetition mo yung anak mo. Di ba pag nag-petition ka, gusto mo nang magkita na kayo. When we are in petition before God, then we should wait patiently sa presensya ng Panginoon. I waited patiently for the Lord. At alam nyo, in His time, sabi rito, He turned to me and heard my cry. Hindi po bingi ang Diyos. Naririnig po tayo ng Panginoon. Huwag po tayo manggigil. No? Ito po yung sikreto eh, ng pagkakaroon ng lakas ng Panginoon. Kaya nagtataka yung ibang tao, hindi ka ba natutuyot? Hindi ka ba nananamlay? Hindi ka ba nadi-discourage? Hindi ka ba aalis? Hindi. Hindi ba sa kabila ng ganito, ganyan? Oh, bakit? Eh, may Diyos eh. May tumawag po sa akin, sabi niya, Pastor, alam niyo po ba ang ginawa po sa amin ganito, ganyan? Nangako po sa amin, naniwala po kami, pero ang kabaliktaran po ang nangyari. Akala po namin, mapapabuti kami. Ngayon, hindi lang ako, kundi pati pamilya ko, gayto, ganyan. Dami po niya sinasabi. At wala pong maganda, wala pong masarap, wala pong madali. Ang tanong ko sa kanya, isa lang. Sabi ko, may tatanong ako sa'yo. Sagutin mo ako, honestly, sa pag-unawa mo, sa kalagayan mo. Ito tanong ko sa'yo, nasa gitna ka ba o nasa labas ng kalooban ng Diyos? Kasi kung nasa labas ka, consequence yan. Pero kung nasa loob ka, part of the package yan. Sabi ko, gets mo? Naintindihan mo sinasabi ko? Tatanungin kita. Nasa place of obedience ka ba or nasa place of disobedience? Sabi niya, Pastor, nasa loob ako ng kalooban ng Panginoon. Therefore, lahat ng pinagdadaanan mo, normal. It comes with the package. Buy one, take one. May blessing, may trial. May healing, may sickness. Oh. May breakthrough pero may opposition. Napansin mo 'yon? Ang sarap sabihin na I'd like to walk inside the Garden of Eden. Pero hindi na mangyayari 'yon eh. Where there is no sickness, there's no pain, there's no death.
There's no worry. There's no doubt. Wala tayo sa Garden of Eden. Ang tanong ko sa iyo ganito, nasa loob ka ba o nasa labas ng kalooban ng Panginoon? Then wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Yan ang sasagot ko sa iyo. Hintayin mo ang pagkilos ng Lord in your direction. At kapag kumilos ang Lord, sino makakaawat? Meron ba? Pag gusto ka itindig ng Lord, may makakapaghila ba sa iyo pababa? Pag gusto ka ibaba ng Lord, sino naman makakaahon sa iyo? Wala. Wait patiently upon the Lord. Trust His heart. Yung sabi ko, lean on His quiet strength. It's painful, but God will not allow you to be tempted beyond what you can bear. It will be bearable. It will be tolerable, but it will not be comfortable. Sumunod. Observantly, kailangan marinig mo at masundan mo yung direksyon ng Panginoon kapag nasa presence ka ng Diyos. Sa Deuteronomy 12, verse 28, sabi po dito, be careful to obey all these regulations I am giving you so that it may always go well with you and your children after you because you will be doing what is good and right in the eyes of the Lord your God. Napakaganda nito, no? Tayo po sa New Testament, sabi, teaching them to obey everything I have commanded you. Yung mga tao po na nagsasabi sa akin, Pastor Leo, hindi natin kailangan ng mga commandments ngayon. Sabi ko, nabasa mo na ba yung Great Commission? Teaching them to obey everything I have commanded you. Merong paraan ng pamumuhay na design ng Diyos. At kapag ito ay sinunod mo, ikaw ay mamumuhay, sabi, because you will be doing what is good and right in the eyes of the Lord your God. Yun ang point. No? Kaya sabi niya, di ba, sabi niya kay Joshua, be careful to obey everything written in this book. Do not turn to it from the left or to the right. Doon ka lang. Observantly, be careful to obey everything. Maingat ka, be careful, sundin mo to obey. Gano'ng kadami? Everything I have commanded you. Lahat ng inutos sa inyo ng Panginoon. In other words, kung gusto mo manatili sa presensya ng Panginoon, gusto ko yung term na sinabi sa akin ng kaibigan ko nung nagkasala siya. Alam mo sabi niya? Kaya ako nagkasala, Pastor, na-curious ako. Kita niyo yung prodigal son? Nasa loob na ng bahay ng tatay niya, lahat ng kailangan niyang mas mahalaga kaysa doon sa labas, nandun na. Saan magaling yung kayamanan na dala niya? Galing sa loob. Saan magaling yung mga pinagmalaki niya nung lumabas siya? Galing sa ama. Nung nasa labas siya, sa ano iniisip niyang pagkain na masarap? Nandun sa loob ng bahay niya. Yung bahay na yun, nandun na lahat na maganda. Pero na-curious siya, di ba? Lalabas siya doon sa bahay na yon. Maglalakbay siya. Lalayo siya. And every time po makukurious tayo, palabas sa kalooban ng Panginoon, ikapapahamak po natin. Kaya tayo po, pinapanatili po natin ang ating sarili sa plano ng Diyos na nakahayag sa kanyang salita. Sumunod, expectantly, find protection. Sa Isaiah, chapter 33. May kita po natin dito sa chapter 33, verse 2. Sabi po, Lord, be gracious to us. We long for you. Be our strength every morning, our salvation in time of distress. Ang ganda, no? Panginoon, maging biyaya ka namin. No? Nasasabi kami sa iyo. Ikaw ang aming lakas sa umaga at ikaw ang aming kaligtasan sa panahon ng pangangailangan. Dito po makikita po natin yung pag-iingat ng Diyos sa atin. Minsan gusto mo sabihin, minsan nga yung hindi masyadong malalim sa Panginoon, iniingatan ng Panginoon ng todo, ikaw pa kaya?
yung bata nga na wala pa halos alam sa Panginoon kung bantayan ng Lord, ganun na lang, ikaw pa kaya? Kaya mag-expect tayo pag nasa presensya tayo ng Panginoon na tayo po ay lumalakad sa kanyang lakas sa bawat umaga at nandun po ang pag-iingat ng Diyos kung sakali man na dumating yung tinatawag po na distress, our salvation in time of distress. Ako po personally, may mga bagay po na kung tatanungin mo ko, ayoko maranasan. May mga bagay po na kung tatanungin mo ko, gusto mo bang ma-involve sa ganitong problema? Gusto mo bang humarap sa ganitong mga suliranin? Ang sagot ko, no. Pero dahil nangyayari, yung mga bagay na yon at unavoidable siya, mga bagay po na nakaugnay, no, sa buhay ko, sa kwento ng buhay ko, sa kwento ng calling ko, dito sa mundo ko saan ako nilagay ng Panginoon, kailangan kong kaharapin. Pero hindi ko siya kakaharapin sa sarili kong kakayahan. Dahil meron tayong Panginoon. May Diyos. Isa pa po, obediently. Sa Psalm 25, no? Nagaganda ng mga verses na to, no? Psalm 25, verse 4 to verse 5. Show me your ways, Lord. Teach me your paths. Guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Ano po sinasabi ng writer ng Psalm 25? Turuan mo ko. Gabayan mo ko. No? Ikaw ang aking tagapagligtas. Ang pag-asa ko ay nasa sa iyo sa maghapon. Kaya nakikita po natin dito, nandun yung pananabik na, Lord, may dahilan kung bakit ako nasa presence mo. Sinasadya kitang katagpuin. Sinasadya kitang kausapin. Sinasadya kitang kwentuhan. Sinasadya akong lumuha sa harapan mo. Sinasadya akong magreklamo sa harapan mo. Sinasadya akong umangal sa harapan mo. Pero sinasadya ko rin magrepent sa harapan mo. Dahil sa aking ignorance. Dahil sa aking kakulangan. Kawalan ng lakas, kawalan ng kakayahan. Sinasadya ko. Bakit? Kasi kung meron kang dapat ituro sa akin, turuan mo ko. Kanino ko lalapit? Unahin ko pa ba yung mga tao o unahin kita na aking Diyos? Inuuna kita. Inuuna kita. Sa'yo muna ako nagsusumbong. Sa'yo muna ako nagkikwento. Sa'yo ko muna pinapakita kung saan ako vulnerable. Kasi gusto ko yung feeling mo. Gusto ko yung presensya mo. Guide me in your truth and teach me, for you are my God, my Savior. And my hope is in you all day long. Mapaumaga, mapahapon, mapagabi, hating gabi, madaling araw. Hindi ako bibitaw. Kasi nandiyan ka. Kaya lagi akong tatakbo sa iyo. Obediently. Ang tanong ko sa iyo, nararanasan mo ba yung blessing ng presensya ng Panginoon sa buhay mo? Again, ang pinag-uusapan po natin, the secret is to desire His strength. But to desire His strength, kanina inaalam natin the source of your strength. Ngayon, the secret is to desire His strength. There is a place in life, may katayuan tayo sa buhay where we can be in God's presence. And when we are in the presence of God, we can remain there restfully, patiently, observantly, expectantly, and obediently. Tuloy po natin. Spears. Paano po nakikita ng mga tao ang lakas ng Panginoon na dumadaloy sa ating buhay? Saan po ba dapat nararamdaman yon? Number one, in the atmosphere of heaven. Ano pong ibig ko sabihin? Let me read Ephesians chapter 2 at gusto kong maintindihan mo ngayong umaga kung saan ka nakatayo sa Panginoon pagdating sa spiritual na kalagayan mo bilang
believer or mananampalataya. Ano po sabi ng Ephesians 2 verse 6? And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Ano pong ibig sabihin nito? Na tayo po ay inangat ng Panginoon at nilagay po tayo sa isang secured na posisyon. Pastor, bakit secured? Well, you are seated with Christ. God raised us up with Christ and seated us with Him in heavenly realms in Christ Jesus. Kaya sa Bible, pag nababasa mo yung I have given you authority to trample over snakes and scorpions and to overcome the power of the enemy. No? Sabi sa Bible, and the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Nasa ibabaw ka. Underneath your feet. Nasa ibabaw ka. Binigyan tayo ng all authority in heaven and on earth has been given to me, sabi ni Jesus sa Great Commission. Therefore, go and make disciples of all nations. In my name, you will drive out demons, you will speak in new tongues, you will lay hands on the sick, and so on and so forth. In other words, nilagay tayo ng Panginoon sa isang place of spiritual favor in Christ. Meron po tayong authority na nagbumula sa Panginoon. Kung kaya't meron po tayong kalakasan upang magtagumpay sa mga spiritual battle natin. You know, spiritual warfare is real. No? Ano po sabi ng Ephesians chapter 4? Basahin po natin yung verse 12 to verse 13. Sabi po rito sa Ephesians chapter 4, o tama ba ako, chapter 4 or chapter 6 dapat yan? No, chapter 6. No? Sabi po sa Ephesians chapter 6, verse 12. Yan, tama po ito. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Tandaan nyo to. Itong mga battles na to, tayo haharap. Paano natin kakaharapin to kung ang kalaban natin, no? Not against flesh and blood, hindi physical. Spiritual battles against rulers, authorities, powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil. Paano mo siya lalabanan? Ito po, sinabi po sa verse 13, therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. So may kita po natin dito, may equipping po tayo. Kasi po sinabi po rito sa verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. So dalawa, against the devil's schemes, o laban sa kaaway, or against an evil day. Sabi, therefore, put on the armor of God so that when the day of evil comes, on an evil day, and against the evil one, God has given us the strength. Hindi niya tayo iniwan on our own. James 4:7, submit yourself to God. Again, nasa presence na naman tayo ng Panginoon. Resist the devil, he will run away from you. Huwag mong payagan tumambay sa buhay mo ang demonyo. Huwag mong payagan tumambay ang demonyo sa mga problema mo, sawayin mo. Manalangin ka sa Panginoon, kasangkapanin mo yung authority yung pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Sawayin mo. Para makita nila, it's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. May kita po natin yung atmosphere of heaven, kahit yung blessing na spiritual blessing. Nagiging good steward ka. Bakit? May mga tao sabi sa akin, Pastor Leo, baka lumampas ka sa langit. Sabi ko, halika-halika, may sasabihin ako sa iyo, di bali na lumampas kaysa hindi umabot. Pag lumampas ka, atras ka lang ng konti, hindi umabot.
Hindi ka nakapasok. Gusto ko po sabihin, i-manifest po natin. Sanayin po natin yung ating sarili. Sanayin po natin yung ating pamilya. Sanayin po natin yung ating staff. Sanayin po natin yung mga tao sa church. Sanayin po natin yung mga tao sa ating paligid. Na malaman nila na ang Panginoon kumikilos sa buhay mo at binigyan ka ng Panginoon ng kapamahalaan na nagmumula hindi sa sarili mong kakayahan, kundi sa Diyos. Ito ay kaloob. Mga kaloob. Pangalawa, in the arena of faith, sa Hebrews chapter 12, verse 1, mababasa po natin, no? Sa ating pong pananampalataya, basahin po natin, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Tuloy po natin sa verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Ano po sinasabi nito? Ang sinasabi po nito na sa ating pong paglalakbay bilang mga mananampalataya, kino-compare po tayo sa isang tumatakbo sa isang arena na kung saan maraming mga witnesses na nakaupo sa bleachers. At sabi po rito, tanggalin po natin yung mga kasalanan that so easily entangles at tumakbo po tayo with perseverance. Magtiyaga po tayo. The race marked out for us. Kanya-kanya tayo ng tawag ng Diyos. Kanya-kanya tayo ng pagsunod sa Lord. At sabi po dito, fixing our eyes on Jesus. Siya yung goal. Siya yung end goal. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, who for the joy set before him, endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Pakinggan nyo to. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Saan ka magkakaroon ng inspiration na sa kabila ng mga opposition na tinatanggap mo, ay hindi ka pa rin, sabihin natin, nananamlay at nawawala ng pag-asa. Sabi, so that you will not grow weary and lose heart. Saan? Paano? Anong dapat natin gawin? I-consider natin, i-fix natin yung tingin natin sa Panginoong Diyos. Sa ating Panginoong Jesus. Yung kanyang halimbawa ay nilatag po niya upang tayo po ay makaranas ng parehong tagumpay. Sabi nga po, di ba, pressed but not crushed, persecuted but not abandoned, struck down, but not destroyed. Oo, may mga attempts kayo, pero hindi kayo nagtatagumpay sa inyong ultimate goal. Kaya sabi po ng salita ng Panginoon, the light and momentary troubles, panandalian lang yan, are nothing compared to the glory that is yet to be revealed. Sa palagay mo ba, masakit na yung pinagdaanan mo? Hintayin mo magkaroon ka ng pagpapala ng Lord pagkatapos ng masakit na pinagdaanan mo. Makakalimutan mo na yan. Mababaliwala na yan. Liliit na lang yan. Ngayon masakit pa. Pero pag dumating yung kalooban ng Lord kung bakit niya pinahintulot isang araw, malalaman mo, kaya pala inuna ako ng Panginoon. Isa pa, in the avenues of our daily life. Para makita po yung lakas ng Panginoon sa atin, sa Ephesians chapter 4, verse 1. Basahin po natin. Sabi po dito sa verse 1, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Mamuhay ka ayon sa calling ng Diyos. Take your calling seriously. Hindi nagkakamali ang Diyos kung kanino ibibigay ang calling. Calling kaya yan. Many are called. Few are chosen. Pero yung calling na yan, yung many na yon, kasali ka doon. Hindi sinabing all are called, but many are called. Maraming may tawag ng Diyos. Pero meron talagang mga paisa-isa na few are chosen na talagang may mga special silang gagawin.
sa mundong ito, sa buhay na ito, sa generation na ito. Nakakaiba sa lahat. But all of them are taking their call seriously. At alam nyo, kapag ikaw, sineryoso mo yung tawag ng Diyos sa buhay mo, yung mga tao po na nakikinig sa'yo, nakamasid sa'yo, nakaabang sa mga ginagawa, kinikilos mo, ini-involve mo yung sarili mo, they find inspiration. Sooner or later, yung ginagawa mo, ginagawa na rin nila. Yung disiplina mo, disiplina na rin nila. Yung pagpapalang dumali sa'yo, dumadali din sa kanila. Yung tagumpay mo, hindi lang para sa'yo, pati sa kanila, dahil natutunan na nila. Natutunan na nila because of the victory that you keep on displaying. Consciously or unconsciously, aware or unaware, people are looking up to you. And they see you as a reference point. Specimen A. They point to you and say, look at this person. Why? Because you display his strength. Sa Bible po, hindi po inedit yung mga pangit na kwento. Adultery ni David, no? Nagkasakit si Job, yung mga ganun. Yung nakipag-wrestling si Jacob. Pangalan niya, Deceiver. Dami-daming kwento sa Bible na pwede naman tanggalin, yung mga bad news. Kaya lang, kahit doon sa pangit na nangyari sa buhay nila, natuto tayo. And you know what? Because of your display of strength, you may not be perfect and you are not. People even learn from your mistakes or how you handle your mistakes. Parang isipin nila, kung ako yan, di ko kaya. Pero dahil siya yan, kaya niya. Tuloy po natin. Let's talk about idols. Kasi kasunod po ng ating binabasa sa Isaiah 41. Ito na po, he gives strength to the weary and increases the power of the weak. So ito, yung Diyos po, na who does not grow tired and weary. Sabi sa verse 29, he gives strength to the weary and increases the power of the weak. May kakayahan ba siyang ganon? Of course, ganon ang Diyos. Tapos binigyan niya yung halimbawa, yung text po natin, even the youths grow tired and weary and young men stumble and fall. But those who wait or hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings as eagles. They will run and not grow weary and walk, and they will walk and not be faint. Now, let's go to the final part of this message where we can get the meat. Kung paano tong strength na to. Let's talk about eagles. Eagles live 20 to 30 years in the wild. The oldest eagle is 32 years. Okay? Kasi po, meron pong nakasulat sa internet, yung the life of an eagle, na punong-puno po ng imagination. Hindi po factual yun. Let's talk about eagles based on the lessons from those who really take care of eagles in the wild. Yung talons, yung kanila pong tuka, saka yung kanila pong mga, yung kanilang mga panuklaw, di ba? Ano ba tawag doon? Bagwis, no? The talons are hard, sharp, and curved throughout the eagle's life. Paano kakakapitan ito? No? They are made of keratin like our fingernails. Ito pong kanilang tuka at na nakabend, saka yung kanilang mga claw. No? Ito po ay matitigas, matatalas, at saka naka-curve. The beak and talons are hooked in shape. No? Naka-bend siya, isa siyang hook. They are used to rip and tear their food. They are critical to catch and consume food. Mahalaga po yung shape ng tuka nila at ng kanilang mga claw para po sa kanilang pagkain, pagpunit ng kinakain, at paghuli ng mga kakainin. Ang mga eagles po hindi kumakain ng patay. Humuhuli po yan ng ahas, ng rabbit, ng bat. Dito, di ba, monkey eating eagle, ng monkey, ng isda. Nangingisda yan eh. Hindi yan kumakain ng patay. Hindi katulad ng vulture. They cannot survive without a beak or talon for any amount of time. Kaya hindi po totoo yung tutubo ang bali na talon or beak
na mahihintay mo as you wait upon the Lord. Di totoo yun. Kasi napaka-iksi lang tumubo. Parehong-pareho lang po ng kuko natin. Yung length po ng ganyang mga pagtubo. Hindi po gano'ng katagal. Hindi po gano'ng kabilis. Feathers are replaced throughout an eagle's life. Habang ginagamit po ng isang agila yung kanyang pakpak o kanyang katawa, yung katawan niya, kusang nalalagas po yung mga feathers na hindi niya kailangan. The process is called molting. An eagle does not lose its feathers at one time. Kung akala mo, those who wait upon the Lord, yung mga pinapaliwanag nila na tatanggalin lahat na, na magmukha kang ano, yung mukha kang agila na walang balahibo, hindi totoo yun. An eagle does not lose its feathers at one time. It is a gradual process na nalalaglag po yung feathers na malalaki habang sila po ay lumilipad. Feathers are renewed. Tumutubo rin po naman. The only time an eagle stays in the nest, sabi nila, pag magre-rest po daw ang eagle, akit siya sa nest niya, tapos maghihintay siya. Hindi totoo yun. The only time an eagle stays in the nest is a few months when it is raising the young. Ang goal lang niya is to feed and to train and then to throw. Tatapon niya yung kanyang ano para matutong lumipad eh. And then he will not see them again. Hindi po siya nag-i-stay sa mga nest. Ang eagles po hindi mahilig sa nest. Tuloy po natin. Eagles' eyes are very sharp. They can see fish when it flies above the water. Pag umahon po yung isda, nahuhuli nila, di po ba? It can look directly at the sun. Amazing. They hold their young facing the sun. Alam niyo, may ugali ang isang eagle. Iharap niya yung kanyang maliit na, yung maliit na eagle. Tatapat niya sa sun. They hold their young facing the sun. And if he cannot stare into the sun, kung hindi niya kayang tumingin, they are cast out of the nest. Alam nila na hindi magsusurvive tong eagle na to. Sila na mismo nagdi-decide. This does not deserve to live. It can see 4 or 5 times farther than a human being. At alam niyo po ba, eagles fly alone? Lagi po natin naririnig, eagles don't flock, they fly alone. I'll tell you why. Why? Because it is confident. It has a sturdy vision and shrill focus. Yung kanyang vision po, naka-fix. That's why ginagamit lagi ang eagle as an example of leadership. Because of its vision, when its eyes grow dull, kapag lumalabo na yung mata, it flies towards the sun, staring at the sun, and somehow, in the eyes of an eagle, this burns away the mistiness of age. No? There is something about the eyes of an eagle that it gets renewed when it looks at the sun. Not only does it fly high altitude, it renews its vision. Kaya pag medyo nanghihina na siya, lalo niyang tataasan. Lalo niyang tititigan yung araw. Lalo naman siya nare-restore. Kasi tayo, akala ko rin dati yung kinikwento ng mga romantic preachers na para bang melodramatic na appealing to emotion na andun yung eagle na sa ibabaw lang ng bundok, nasa nest niya, naghihintay para i-renew. Kala ko ganun eh. Sabi ng mga nagbabantay ng eagles, hindi ganyan ang habitat ng eagles. Eagles don't stay inside the nest unless there's a chick. No? At hindi lang yon, it's just a few months. Aalis siya agad doon. So tuloy po natin. We must take off our strength. We must lie ourselves down and be open to let the Lord make us strong. His strength is better than ours. Pakinggan niyo to. Kapag gusto po natin ma-renew, then kilalanin po natin na kailangan po natin ang pagkilos ng Diyos, no? Para tayo ay lumakas, maging bukas po tayo sa nais gawin ng Lord sa buhay natin. Tuloy po natin. Ano niyo po ba yung waiting upon the Lord? At dito ako magtatapos sa topic na to. Yung waiting upon the Lord, the Hebrew word for wait is kavam, no?
Actually, K-A-W-V-A-W, Kavaw. No, yun ang basa po dyan. And it literally means to take time or to linger in His presence and go to where He is for a gathering. Magbibigay ka ng panahon, mananatili ka doon sa pinuntahan mo, at hihintayin mo siyang makasama. Then, binding yourself together with Him. Yun ang maalaga rito. Like tying a knot, nakita ka na ng lubid? Like tying a knot, you wrap yourself around the Lord as He wraps Himself around you until you become totally entwined with Him. Ito po yung mindset ng waiting upon the Lord. Nakayakap ka sa Diyos, nakayakap ang Diyos sa'yo. You are not waiting like a person waits for a red light to turn green. Na wala kang ginagawa, kundi nakahintay ka. No, you are lingering in His presence to entwine yourself together with Him. Binubuhol mo yung sarili mo. Kinoconnect mo yung sarili mo. You are making sure that He knows you're there and you know you're there with for Him. Because your goal is to entwine yourself with Him. Ganun ang waiting upon the Lord. The Hebrew word most commonly translated as wait, yun nga yung kavaw, which also means to tie together by twisting or to entwine or to wrap tightly. Nakita mo na pag may binalot ka, pag may binuhol ka, o kaya meron kang tinirintas mo. This is a beautiful concept of waiting upon God. Not as something passive, but entwining our hearts with Him and His purpose. Kaya pag nakita ka ng mga tao, alam nila, kaya ka nandyan dahil nasa place ka ng obedience mo sa Lord. Ako may mga bagay na gusto kong gawin eh. Pero alam ko hindi ako doon tinawag ng Diyos eh. May mga bagay po na gusto kong subukan. Pero alam ko na hindi ako doon nilagay ng Panginoon. Naalala ko nung na-invite ako ng Full Gospels Businessman Fellowship, pagkatapos ko po mag-preach, at nakita nila yung spiritual breakthrough na nangyari doon sa gathering, nilapitan po ako, hindi ko po alam presidente ito ng Full Gospels Businessman's Fellowship sa Pilipinas. Sabi niya, Pastor Leo, can we invite you to our general meeting? Sabi ko, sure. Sabi ko, sino po sila? So nagpakilala siya. Tapos sabi niya sa akin, we would love to hear you, you know, in our meeting. Can you share the word to us? Tapos sasagot ko ganito, I was very young din nung time na yon. Sabi ko, but I don't know anything about business po. I have never touched business. Tapos sabi niya sa akin, you know, Pastor Leo, if we only want a topic on business, we will not invite anyone else anymore. Kasi businessman's fellowship po kami. Kaya na po namin magturo sa isa't isa concerning business. But there's something in your life that we saw today that attracted us to invite you to teach us. And it's the anointing of the Lord. Nasabihan ko nga po dati yung assistant pastor ko, si Pastor Tony, nung araw po sa Makati. Sabi ko, Pastor Tony, mag-businessman kaya ako. Wag na. Sabi ko, bakit? Sabi niya, alam mo, Pastor Leo, yung mga businessman gusto maging pastor. Ikaw naman, gusto mo maging businessman. Pastor, nakatingin sa iyo yung mga businessman. Dahil nasa gitna ka ng will ni Lord, huwag mong hatiin ang sarili mo. Hindi ka dito tinrain ng Diyos. Iba to. At kami naman, alam namin, yung sa'yo, iba yan. Yun yung sinasabi ko. Na kapag nakita ka ng tao, alam nila, kaya ka nandyan, nasa place of obedience ka. Because you are entwined with the will and purpose of God in your life. As you wait upon the Lord, you fulfill the plan of God for you. And the strength, the covering of God flows through you. Renewed strength in the Lord. Let's close. As we take the time in His presence to entwine ourselves together with the Lord, wrapping our minds closely together, wrapping our spirit intimately together with His spirit, and wrapping our hearts tightly together with His heart, we become one with Him. We become one with His wisdom,
His ability, His authority, His power, His favor, His faith, and His purpose. And you know what? As a result, He renews our strength. We are like an eagle. That those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run, but not grow weary. They will walk and will not faint. And by the way, I like to pay attention to the soaring. Iba po yung flapping ng wings, di ba? Flapping the wings, ito soaring. Nakaunat lang. Because an eagle understands the underdraft of a wind, yung ihip ng hangin sa ilalim ng bundok pangat, because he understands the direction of the wind going up, he takes advantage by soaring to new heights because of that. At kapag ang Diyos ang umihip sa buhay mo, aangat ka, kapatid. Gusto ko sabihin ngayong umaga, saluhin mo. Saluhin mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Huwag mo sayangin. Huwag mong baliwalain. Padaanin mo sa buhay mo. Dahil yun ang paraan ng Diyos para tumibay ka. Ito po ang mensahe natin ngayong umaga. Renewing, no, or renewed strength in the Lord. Let us pray sa ating pagtatapos. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Sa mensahe po na aming narinig, patungkol po, Panginoon, sa panunumbalik sa iyong presensya, panunumbalik sa inyong paglingap, panunumbalik, Panginoon, sa inyong kalakasan. Lord, sa oras na ito, hawakan mo siya. Siya na nagtatanong, siya na nangangamba, siya na dumadaan sa mga pagsubok. Panginoon, tulungan mo siya at turuan mo siya na manatili sa iyong presensya. At Lord, sa umagang ito, hayaan mo, Panginoon, na maunawaan niya kung sino ka sa kanyang buhay, kung ano ka, Lord God, sa mundong ito, sa aming kwento, Lord God, at kung paano ka kumilos, Panginoon. Hinihiling ko po sa oras na ito, Lord God, alisin mo lahat ng pag-aalinlangan at palitan mo ng matibay na pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing God's word. Marami pong salamat, Panginoon, sa inaasahan at inaabangan naming tagumpay na ipagkakaloob niyo po sa Kanya na nakikinig sa mensaheng ito ngayong umaga. Lord, sa aming pong pagtatapos, pinapanalangin po namin ang aming pagkakaloob. Tanggapin niyo po ang aming mga tithes and offering sa umagang ito at magamit po ito para sa inyong kaluwalhatian. And now may the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship and power of the Holy Spirit be with us now and forever. And everybody say, Amen. Maraming salamat po sa lahat ng ating nakasama ngayong umaga. Tapos na po ang ating gawain. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa. Happy Father's Day sa ating lahat. God bless you.